Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today guys ay day off pa din. Parang pangatlong araw ko nang naka-off. Kasi off ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 days ako. Technically, 4 days ang off ko. Tapos on Friday, night shift pa ako. So parang 5 days. Pero yung pang 5th day ko kasi parang matutulog ako nun. Re-rest yung katawan ko kasi it's very difficult talaga yung first night na pagbabalik kasi iba pa yung sleeping pattern. Kaya ang hirap yung one day duty ka lang, night shift, and then off ka na naman, parang ganun. So, yun guys, off pa din. So, ngayon is linis day, laundry day, and konting linis din kasi nakapag-vacuum naman ako ng isang araw, pero baka mag-vacuum na naman ako. Kasi nga yung floor namin is puti, so medyo mahirap siyang i-maintain sis. Tapos, i-discuss ko rin sa inyo ngayon yung about credit card. So, kung ano ba ang credit card, paano ko ginagamit yung credit card, yung mga recommended na credit cards ko para sa mga zero credit score or sa mga kakarating pa lang dito or sa mga na first year, ayan, nila dito sa US. So, yung mga recommended ko na credit card na without annual fee, tapos maganda yung mga cashback and mga points nila. So, samahan niyo ako ngayon guys sa pag-laundry and paglilinis dito sa bahay. If spring is the season that wakes me alive and fall is the season to contemplate life, oh I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear, oh. Alright guys, so habang nag-aantay tayo ng laundry, i-discuss ko muna sa inyo yung about sa credit card. Ayan, may dala na akong malaking notebook kasi gusto kong maalala lahat ng sasabihin ko. Nag-ano na ako ng mga bullets ko dito para hindi ko makalimutan. Pag ang dami ko na kasing nasasabi, nawawala na ako sa mismong topic. So, kailangan meron akong bullet na kailangan kong i-discuss para wala akong makalimutan. To be honest, bago ako pumunta ng US, talagang medyo inaral ko yung about credit card. Nanood ako ng mga videos on how to raise my credit score, on how to use credit card. Kasi wala talaga akong background when it comes to credit card. I didn't know that kapag pala gumagamit ka ng credit card, eh merong mga billing cycle, may mga points, may mga cashback, ganyan-ganyan. So, pag-usapan muna natin guys yung about credit card kasi alam ko very overwhelming ang credit card. Especially sa mga galing sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa na never pang gumamit ng credit card o kaya meron silang bad experience with credit card. Yung iba ayaw na nilang gumamit ng credit card kasi napabayaan nila nung nagkaroon sila ng credit card, nagkaroon sila ng malaking interest, nagkaroon sila ng madaming utang. And in the Philippines, hindi kasi uso yung credit card masyado. Mas uso yung debit card kasi, I get it, kasi mas natutrack natin yung pera natin kapag debit card o kaya cash yung ginagamit natin. And hindi kasi openly na di-discuss ang
credit card sa Pilipinas, meron siyang bad connotation when it comes to credit card na utang, ganito, utang. Not knowing na ang Philippines ngayon ay nag-start na rin sila sa credit score. So, ano nga ba ang credit card and what's the difference sa debit card? Ang credit card is technically, you borrow from a credit company, you borrow money from credit card company with an agreement na babayaran mo yung interest rate kapag nagbayad ka lagpas ng billing cycle. But if you will pay within the billing period, ayan yung sa due date nila, at babayaran mo yung buong utang mo at hindi lang yung minimum payment, is hindi ka magkakaroon ng interest sa hiniram mo na pera. And they will report it also sa Bureau of Credits. Doon malalaman ng Bureau of Credit on how you utilize your credit card, on what is your behavior when it comes to credit. Kaya nagkakaroon ka ng magandang credit score kapag maganda yung behavior mo sa credit mo, and kapag nagbabayad ka ng on time or even ahead of time. Wherein, ang debit card, magagamit mo lang ang debit card mo kapag meron kang pera sa bangko. So for example, 1,000 lang yung binigay ng credit company na credit limit mo. Kapag nagamit mo na yung 1,000 within a month, magde-decline na yung paggamit mo ng credit card mo. And kapag ginamit mo ang credit card, you don't need to put PIN. So kung nyari pumunta kang Walmart or sa mga store, pag sinayip mo na siya, you don't need to enter PIN numbers. Wherein sa debit card, you need to enter your PIN number every time that you use it. So totoo lang guys, nung nasa Pilipinas ako, ang ginagamit kong system ko when it comes to budgeting is what we call the envelope system. Kasi gustong-gusto ko nakikita yung cash ko na paubos na or kung may natitira pa. Tapos pag at the end of the month, when I review again my budget or when I set another budget for the next month, tapos nakita ko, hindi ko pala nagastos lahat yung pang travel ko or yung pang food ko. And then, alam mo yun, naiipon yun, nakikita mo na naiipon. Wherein, sa credit card, medyo mas mahirap siyang mag-budget. But, let me know if you want to see how I budget, how I use our credit card to budget na hindi kami nahihirapan, or hindi siguro nahihirapan si Mac. Medyo hirap ako guys sa pag-track, pero feeling ko mas maintindihan nyo siya kapag na-explain ko yung template ko sa inyo. Ay, template ng Madam Financial Guru. Hindi naman, pero mas nakikita ko kasi guys yung mga funds namin if I track it using my templates. So, let me know if you want that. Pero kung tutusin sana guys, kung hindi sana kami nagbe-build ng credit, at saka hindi ko hinahabol yung mga points and cashbacks, I'd rather use cash kasi mas madali siyang gamitin. Pero, yun nga, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga reasons ko pa kung bakit mas gusto ko na credit card yung kinagamit ko ngayon. So, speaking of perks, ano ba yung mga perks na pwedeng makuha if you are using your credit card instead of paying over cash or debit card? Actually, madami siyang perks, especially kapag bagong dating kayo dito or kapag nag-furnish kayo ng bahay. Una dyan is point system, pangalawa is cashback, tapos ding redeemable siya through travel points or miles, ganyan. So, yung una kong credit card guys is nakuha ko before pa ako na-deploy. So, while doing our training in Tennessee, nakuha ko na yung credit card ko. So, nung dumating na ako dito sa Iowa, and finurnish ko yung apartment, hindi naman furnish, pero most of the stuff, like for example, bumili ako ng yung mga gamit ko sa kitchen, diba? Heavy yun guys, kasi kung nakita nyo yung first month expenses ko dito sa US, sobrang laki ng expenses ko. That's why I also got a lot of points from my credit card. So, dun sa advance hall, yun lang kasi yung credit card ko during that time. Points lang ang meron sila. Tapos, pag na-reach mo yung 2,500 o kaya 25 purchases within a month, magto-double pa yung points nila. So, kung alam mo siya paano siya gamitin, i-review nyo yung mga papel na sinesend sa inyo ng mga credit card companies. Kung paano kayo magkakaroon ng maraming points, yun yung gawin yung technique para mas madami kayo ma-accumulate na points without spending that much, or kung yung mga necessary lang naman na bibilhin nyo yung babayaran. Kasi guys, walang point na magkakaroon kayo ng madaming points
Kaso gumastos naman kayo sa mga bagay-bagay na hindi nyo naman talaga kailangan. Naghabol lang kayo ng points. Still, that is still an expenses. Double-double expenses. So, dapat gumastos kayo dahil sa mga necessities or necessary stuff that you need to buy. And nagkaroon pa kayo ng points or cashback. So, yun dapat yung aim ninyo. Yan, tapos na yung labahan natin guys. Lipat lang natin siya sa dryer before we continue with this topic. So, natapos na guys na yung isang load ko ng laundry. Guys, yung isang kurtina nasira. Yung galing doon sa isang kwarto as in, parak-parak siya. Kasi diba yung agitator kasi ng washing machine, yung parang ganun, nasira, brak talaga. Siguro dahil old na rin yun. Hindi kasi namin yung kurtina, yung dating kurtina pa dito sa apartment. Anyway, maglalagay na tayo ng kurtina. Yung sheer pa lang yung medyo na dry, ihahang ko na siya kasi parang ano, parang tong bahay guys, para siyang naked. As in, kitang-kita kami sa labas. So, buti na lang naman, hindi masyadong magulo dito sa bahay. So, yan. Okay na naman kahit makita nila. Almost at the downtown stop. I'm already late, but I don't wanna get up. Outside the city's painted gray. Just a bad day. Will he laugh when he gets home? Or did it all go astray? And now he sleeps alone. I don't know where he's going. I don't even know his name. I don't know if his life has been a breeze or a hurricane. I don't know if he's happy or if all he knows is pain. But I do know that our fates have intertwined. For a moment on a train. How many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? Decades of living, a multiverse ballet. But the earth just keeps spinning, and tomorrow all of these seeds will be. Pangalawa, yung ibang credit card, just like Discover, bawat month or every 2 months, I think, meron silang program na ipapakita doon na 5% yung makukuha mong cashback kapag ganito. So, hindi siya points, guys, yung sa Discover. Unlike sa Advantial, you will only get points. In Discover, yung cashback talaga. So, like for example, last month, ang kanilang 5% is, kung nag-gas ka ng $100, ang 5% nun is $5. Makukuha mo yun, guys, na $5. Makikita mo talaga na matatrack mo na $5 yung nakuha mo. Ang kagandahan pa sa Discover, sa within a year na paggamit mo ng Discover, kung ang accumulate mo na points is $100, i-match din nila yung $100. So, makakakuha ka ng $200 as cashback during your first year kung 100 ang nakuha mong cashback. Pero kung mas malaki pa ang nagamit mo yung Discover card mo sang mas madaming beses pa, mas madami kang makukuha ng cashback or i-match ng credit card company sa'yo. If you wanna get your Discover card, guys, meron akong referral. You will just send me a message. You can use your email or you can DM me for the referral and I will just send an email para sa referral. Dito guys sa US, if you will get a referral, like for example, you will get a referral from me, it's not just me who will get a referral money. You will also get, like in Discover, you will get $100 when you get your card na nirefer ko sa inyo, and I will also get $100. I don't know, something like that. Basta, ang sure ko, ang alam ko, magkakaroon kayo ng $100. Sa Advantial dati, it was only $50, but then they stopped. Sayang nga, kasi yung mga nagme-message ngayon guys, hindi na nare-refer. Sayang yung $50 na pwede yung ilagay sa savings account nyo. Yun. So, just let me know. You can just DM me, message me on Facebook. You can email me. My email is down below. My Instagram, my Facebook is down below. Just let me know if you want to be
preferred sa Discover. Ang ibang credit card naman, guys, just like Apple, they have 3-2-1 percentage cashback din. Cash din siya. 3% if you will buy Apple products. So, kung may mga balak kayo na bumili ng mga iPhone, ipapadala nyo sa family members nyo, iPhone, iPad, any Apple products, 3% cashback siya. So, imagine mo na lang yung cellphone kapag may nagpabili sa'yo. Nagpabili ha, hindi yung ikaw yung bibili, yung babayaran nila sa'yo. So, kung nagpabili sa'yo worth $1,000, magkano na yung 3%, no? That's already $30 na cashback mo kung nagpabili sa'yo. Pero kung ikaw yung magbabayad, lugi ka pa rin kahit may cashback ka. 2% naman, guys, if you will pay through Apple Pay. Like, for example, if you will go to grocery store. Unfortunately, Walmart, they don't accept Apple Pay or Google Pay. Card lang talaga yung magagamit mo. But if you will go to TJ Maxx, Marshalls, yung mga ganon, I think even Target, or if you will buy online, sa amin naman ginamit ko siya sa pagbayad ng car insurance namin, 2% cashback. Like, for example, I paid for $600 for our premium na car insurance namin. That is like $18 na cashback namin. So, parang ang labas nun, walang $600 yung binayaran ko, parang $500 something lang kasi may nakuha ko na $18 as cashback. And again, 1% cashback lang kapag you will use your credit card, the titanium card itself. So if you will go to Walmart and wala silang Apple Pay and ang gusto mong gamitin is your Apple card, then you will only get a 1% cashback sa mga purchases mo. Kung ako, guys, since Discover will match yung cashback na nakukuha ko, I usually use Discover sa lahat ng transaction ko. Kapag alam ko na 1% lang naman ang cashback ng Apple, yung sa Discover na yung ginagamit ko. Kasi imamatch nila yung makukuha ko na cashback. But when it comes to online purchases, like for example, 1% sa Discover, kung magbabayad ako ng car insurance namin, 1% lang sa cashback, pipiliin ko na magbayad ako through Apple Pay kasi 2% yung cashback noon. So, you know what I mean when it comes to perks? You should know how to juggle your cards. You should know how to use it para makuha mo talaga yung mga perks. Ganon. So, ano yung mga recommended ko na cards, guys, para sa mga bagong dating or sa mga siguro 1 year na dito or wala pang 1 year pero wala pang credit card, natatakot silang mag-credit card. So, meron lang akong 3 credit cards, guys. And I don't think na kailangan ko pa ng iba pang credit cards. Kasi okay naman na yung mga cashback na nakukuha ko. Kung kukuha man ulit ako, siguro yung magandang travel miles. Kaso kapag magbabayad lang din kasi ako ng $200 to $300 as annual fee, I'd rather use the annual fee para sa plane ticket ko kaysa pagbayad ko ng annual fee ng cards. Kasi kahit magkaroon ka ng cashback, yung iba kasi, guys, yung iniisip kasi nila, ah, okay lang kasi pag nag-cashback naman ako, yung points sa Manila sobrang lalaki, yun na lang yung pambayad ko sa annual fee. Yes, that's true, but you are defeating the purpose of the cash back or sa points kasi dapat you are earning points for you to use it sa pambayad ng mga credits mo or pambayad mo ng ibang redeemable items, not to pay for the annual fee. Kasi parang kung ganun lang din naman, panalo pa rin yung credit card company. Sa akin kasi, guys, kailangan manalo ako when it comes to my credit cards. So, yung mga recommended ko, guys, ay walang annual fee. My first ever credit card when I got here is Advancial. So, I got here June of last year and nakuha ko yung credit card ko ng July. So, when I applied for my car sa Advancial, kumuha na rin ako ng credit card. Actually, at first, I was skeptical on getting credit card from Advancial kasi nag-apply na kami from Discover. So, buti na lang talaga. Magaling yung agent. Sabi niya ganun. So, you might want like a backup daw sa ganyan na credit card. And sabi ko, ay, sige na nga lang, ano ba naman yan? Tapos, malaki din kasi, during that time, 2,500 lang yung credit card limit ko, guys. Kasi, syempre, zero credit score ako.
So, I understand also na ganun lang kababa yung binigay nila sa akin. Kumuha ako. And fortunately, guys, naging okay siya yung advancial. Tas yun yung ginamit ko sa pag-furnish ng apartment, sa pagbili ng mga gamit. Tapos parang after a few months, so ginamit ko siya July, October, nakapag-redeem na ako ng parang $100. Nakuha ko siya as cash. So, I think pinambayad ko lang din sa mga chinarge ko. So, that's the perk that I'm telling you guys. Kasi yung points ko, pambabayad ko lang din naman na siya ng mga binili ko. Ganon. Isa naman pambayad ko ng annual fee. So again, ang credit card ng Advancial doesn't have annual fee. But yung APR niya guys, medyo mataas siya. I'll put it here. But for me, I don't worry about APR. Kahit 50% pa yung APR niyan, wala akong problema. Kasi I pay all my bills on time before the deadline. Kaya hindi ako nagkakaroon ng interest or walang nakukuha sa akin ng credit card company when it comes to interest. Pangalawa na credit card na nakuha ko is Apple Card. Gusto kong kumuha ng Apple Card kasi during that time, gusto ko nang mag-upgrade into a new phone and sayang naman yung 3% kapag hindi ko nagamit yung card ko. So, nag-apply ako sa Apple Wallet. Kailangan may Apple Wallet ka. I will put a link down below, guys, sa isang YouTuber kung paano kayo mag-apply sa Apple Card. Very, very easy lang siya. Pero yun, guys, nag-apply ako after 6 months or 5 months na nandito na ako. So, nag-apply ako November or December. And decline siya, guys. Na-decline yung application ko. Ang kagandahan kasi kapag nag-apply ka ng Apple, soft pull lang siya. Hindi siya magpapakita sa credit card mo. Tapos, hindi siya babagsak yung credit score mo. Hindi siya babagsak. So, maganda siya. Siguro kung magbabawas man yun, yung soft pull na yun, 1 point lang, ganun. Wala yung parang sa pag nag-car loan ka na sobrang baba, sobrang ibababa, hard pull talaga kapag car loan, ganyan. Pero when it comes to Apple Card, I didn't worry about it kasi soft pull lang naman siya. Tapos guys, nung na-decline ako, sabi na Apple, meron silang program na parang papakita nila sa'yo kung paano ka makaka-earn ng ganito ganyan para ma-approve yung application mo next month. Parang may 3 months ka na leeway. So, I applied December, tapos parang matatapos yung program ng Feb. But then again, guys, I didn't wait for that kasi sabi ko, ano ba yan? Parang, ano naman? Tapos, nung nakita ko na naman sa Credit Karma, so, I also have an app, Credit Karma, na parang good standing yung credit score ko and one of the credit cards na good ang approval rate ko is Apple Card. Doon guys, nag-apply na ako ulit sa Apple Card and fortunately na ano naman, na-approve na siya agad-agad. So, mabilis lang siya ma-approve kung maayos yung credit mo. So, 1 month lang guys. So, don't worry kung hindi kayo ma-approve kasi sa ano talaga natin, kung sa credit score kasi natin, medyo ano yon, medyo mahirap talaga mag-apply. And my third recommendation of card is the Discover card. So, nag-apply lang ako sa Discover. Actually, nag-apply kami sa Discover nung nasa Tennessee pa kami. Ang problema kasi guys, nung nasa Tennessee kami, dahil nga hindi kami nag-file ng 2019 and 2020 na income tax, wala kaming history dito sa US. So, meron silang binigay sa amin na kailangan namin i-send. So, meron silang pina-sign na document, something like that. Tapos, kailangan namin mag-send ng 3 months na bank statement at saka yung sinend nila na form na ipapanotarize. Hindi namin sinend yun, guys, kasi ayoko na parang ang hassle naman, ang daming pinapagawa ng Discover. Pero yung ibang nag-apply daw, guys, wala daw silang mga ganun. Pero kami, lahat kami na nag-apply, ganun yung hinanap ng Discover sa amin. Tapos hindi kami nag-pass. And then after a month, clinose ng Discover yung application namin. And that closure of Discover made a big impact in our credit score. So, kung ako sa inyo guys, huwag muna kayong mag-apply ng
discover unless you have 3 months of bank statement already. Para sure na, just in case man, nahanapan kayo ng document na bank statement, meron kayong mapasa. Kasi yung iba, wala naman daw silang hinahanap na ganun. Pero, what if, hanapan kayo ng bank statement na wala pa yung 3 months? Medyo mahirapan kayo. And kapag plinose ng discover yung, kasi guys, papadalhan ka na nila ng card, ganyan. Magkakaroon ng impact yon sa credit score ninyo. So, ano ba yung kailangan sa Discover? Meron lang naman silang, kailangan lang naman sa lahat ng credit card application, kailangan lang nila ng SSN, ID, mga basic lang naman yan. Tapos sa Discover, yung form na pinanotarize ko, very easy lang naman yung pagpapanotarize, guys, kasi dito sa town may H&R Block. So, i-search nyo lang, guys, sa mga cities ninyo. I-google nyo lang kung sinong nag-offer ng notary. Pero kung meron kayong H&R Block sa mga cities ninyo or sa town ninyo, nag-notarize sila, kung wala, dun sa mga company na nag-ano ng income tax filing, kung wala sa mga libraries, ganyan. Google nyo lang yan, madali lang yan. Ang dami dito ang pwedeng mag-notarize, guys. Sa mga agency ninyo, ang daming, halos lahat ng ano sa agency namin sa GHP, nag-notarize sila. Okay, so paano naman ako gumagamit ng credit card ko para makatulong sa pag-build ng credit score ko? So, alam ko yan talaga yung hinaantay nyo. Ayan, so eto guys, nilista ko na siya para medyo maintindihan ko rin kasi medyo mahirap siyang i-explain. So, ang important lang dito guys, ang mare-report sa credit bureau is 30% or less than 30% na credit utilization. Kasi, ibig sabihin guys, kung ang kasi guys, kapag ang ginamit mo sa credit card mo is more than 30%, parang red flag siya sa mga credit company at sa credit bureau na masyadong mataas yung paggamit mo sa credit card mo. And there's a possibility na baka hindi mo kayang bayaran yung credit card charges mo. So, ganito yung ginagawa ko guys. Sana makatulong to sa inyo ha. So, what I have before is the Advancial. Yun yung pinakaunang credit card ko. Ang aking credit limit was only 2,500. So, magkano ang 30% ng 2,500? That's only my utilization percentage dapat. It doesn't mean guys na kapag may 2,500 ka, eh hanggang 750 lang yung pwede mong gastusin. Pwede kahit gamitin mo siya hanggang 2,500. Pwede mong i-max out yung credit card mo. Walang problema doon. Pero, dapat alamin nyo kung kailan nagko-close yung billing cycle mang tawag doon. Kung kailan nagko-close yung reporting day nila. Kasi sa ibang card, sa 30th of the month sila. Sa Advancial na meron ako, hindi ko alam kung dahil doon nila time na binigay yung card or doon ako nag-start, I don't know. Basta 22nd of the month. So, dapat alam nyo kung kailan sila magre-report. So, for example, 22nd na, ito yung nagastos ni Anonymia for this month. Ito yung i-report natin sa credit bureau. So, dapat guys, kung 22nd ang buwan, ang pagko-close noon ng reporting, dapat 21 or 20 of the month, nabayaran mo na yung ibang charges mo at ang matitira lang dapat doon is 30% or less than 30%. Mas maganda pa dyan guys kung 10% lang yung matitira. So for example, 2,500 yung credit limit nyo. Tapos, ang reporting day is 22 of the month. So, ang nagamit kong credit charges ko is 1,500 mula June 1 to June 15. Tapos, 1,500 yon. Eh, wala naman na akong ibang bibilhin. Alam ko na sa 22nd, eh, magre-report na sila. So, dapat sa 19 or 20, kasi hindi yan agad-agad magre-reflect, guys. Dapat, on those days, on the 19th or on the 20th, magbayad na ako ng $755 kung meron akong charges na 1,500. Para ang matitira lang is $745, which is less than 30% utilization. Kasi again guys, ang 30% ng 2,500 na credit limit ko is only $750. So, kailangan less than nun ang maiiwan na maire-report sa credit bureau. So, dapat mga 745. Kung talagang gipit kayo guys, 745 ang matitira dapat na ma-report para maganda yung credit score standing nyo. Para makita nila na, hindi siya
hindi siya delikado maggamit ng credit card. So yun guys, I don't feel na nalulubog ako sa utang dahil sa credit cards ko. Kasi bago ako mag-purchase something, especially online, very easy mag-order dito guys ng kahit ano. So what I do, I check my bank account first or I check my budget first. So for example, for my shopping, I only allotted $100 for the month. And titingnan ko muna sa bank account ko, meron pa ba akong $100? Titingnan ko sa budget ko, meron pa ba akong $100? Or nagastos ko na siya sa ibang bagay. So kung meron akong $100 na natitira sa budget ko, meron akong $100 na talagang pera na nasa bangko ko. That's the only time that I charge for my credit card. Kasi ibig sabihin nun guys, meron akong pera na pambayad. Kasi sa akin, I still go with my principle that I learned when I was still young from my parents na sabi, wag ko daw gagastusin yung pera na wala pa sa kamay ko. Yes, I use my credit card to get points and all of that stuff. But then, I am still afraid of utang. I am still afraid of getting percentage. Guys, 20% na percentage. Like for example, if I charge 1,000 sa credit card ko and then I forgot to pay for it or maybe wala akong pambayad, ang 20% noon is $200. Oh my God, talagang mababaon ka sa utang. And then guys, meron din silang ganito. Ibibigyan ka rin ng choice ng credit card company. Like for example, you don't have money to pay for it. So kung 1,000 yung utang mo, tapos ang minimum payment mo lang is $30 sa deadline ng payment. So parang ang mangyayari noon, meron kang 970 na utang times 20%. 194 pa rin guys. Every month na hindi mo nababayaran yung 1,000 na yun, mag-accumulate siya ng mag-accumulate ng interest. Kaya don't spend, don't use your credit card if you don't have enough fund to pay for it, or if you know wala kayong collection, or if you know na wala kayong salary, or if you know na makukulangan talaga kayo ng budget. Don't use guys. It's not because you will get a lot of perks from credit cards like cashback and points and all of that. Pero kung wala kayong pambayad, it's all useless. Kasi mapupunta lahat sa, ano nyo, sa interest nyo and mababaon kayo sa utang nun. So, ayun lang guys. I think na-cover ko naman lahat when it comes to credit card. Let me know in the comment down below if you have more questions when it comes to credit cards. Kasi, I'm not an expert on this, but I try my best to explain everything sa experience ko, sa mga pinapanood ko rin online, guys. And of course, gawa din kayo ng sarili nyong research on how you will use it or what credit cards that you want to use. Kasi hindi naman tayo pare-parehas na ayaw ng annual fee. Yung iba, gusto talaga nila, kaya naman nila magbayad ng annual fee for the sake of the perks that they will get. But for me, guys, simple lang naman ang buhay ko. I travel, but I don't travel a lot naman na nung nandito ako. Kasi nandito ako to save more money, not to... Yeah, I can do stuff, but I'm not here to spend all the money that I'm earning. I'm here to save more money for early retirement if possible. So thank you so much everyone for watching this vlog. I know this is super duper long, but I know na marami kayong matututunan, especially sa pag-build ng credit score ninyo dito sa US. And thank you so much everyone for sticking around sa panonood ng mga vlogs and pagko-comment, pag-share sa mga friends ninyo. And yun guys, I hope you will enjoy your stay here dito sa US. Sa mga pupunta pa lang po dito sa US, brace yourselves. Masaya na mahirap ang buhay dito, pero okay naman, mas comfortable comparing to my life in the Philippines ha. Mas okay, mas comfortable lang. Pero syempre, it's so hard if you are away from your family. So medyo practice nyo na yung emotions ninyo before kayo dumating dito. But anyway guys, thank you so much and I hope to see you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak.